Okay, magandang araw sa Paul Computer. Bago ang lahat ay shoutout muna kay Smurf account, ano? Medyo unahin ko muna yung isang tanong mo na tungkol sa grounded na computer ha. Kasi napag-isip-isip ko na kuan eh. Mas mabuti na yung mga gagawin ko muna ng mga videos ay yung mga common na tinatanong doon sa comment section. Okay? Ganun pa man ay huwag kang mag-alala no? Kasi mahilig naman ako sumagot sa mga fan kahit na anong mga tinatanong sa akin tungkol sa computer. Okay? So kung bago ka pa lang dito sa aking channel at interesado ka ano sa ganitong klaseng mga content, huwag kalimutan na i-click yung subscribe button at i-hit yung notification bell para lagi kang na-notify kapag nag-upload na naman ako ng bagong videos. Okay? Siyempre, dito sa aking channel, yung mga ginagawa kong mga videos ay solutions talaga. Okay? Mga sarili kong paraan ano kung paano ko inaayos at ang iba't ibang issues sa computer. Okay? So, wag na natin patagalin, simula na tayo. Okay. Bakit grounded ang computer at anong ibig sabihin ng static electricity? Okay? So para sa akin ano hindi natural kung grounded ang isang computer. Okay? Nagiging grounded ang isang computer dahil sa usual or nakaugalian na nating paraan ng pag-assemble sa computer. Okay? Mali yung paraan ng pag-assemble ng computer. Kaya kahit anong gawin, ganun pa rin, grounded pa rin. Okay? Tungkol naman sa static electricity, yan yung kuan, yung electrical charges na nilalabas ng isang grounded na computer. Okay? Kaya kapag nahawakan natin yung metal surface ng computer na grounded, ano, ay nakukuryente tayo. Okay. Next. Nakakasira ba sa computer kung grounded ito? At masama din ba ito sa kwan, sa kalusugan? Okay. Siyempre, nakakasira yan sa computer at nakasasama din sa ating kalusugan. Okay? So kapag example ano, meron kang electrical charges sa iyong katawan dahil nakahawak ka ng grounded na computer ano, kapag humahawak ka na ng mga computer devices katulad ng video card, kailangan na hawakan mo dun sa mga sa edges. Okay? Huwag dun sa may access point. Yung ibig sabihin na access point is yung pin. Okay? Kasi yung mga connector na kinakabit natin doon sa motherboard. Okay? Kasi kuan, kapag meron kang static charges sa iyong katawan, ano, pwede mong masira yung mga maliliit na components doon sa devices ng iyong computer. Okay? So, karamihan yan sa processor, sa video card, at sa memory. Okay? So, pag humahawa ka na, kailangan sa edges lang. Okay? So, kung pakiramdam mo ano, na parang nakukuryente ka kapag humahawa ka ng mga doorknob, ano, ng pinto,
malamang meron kang kwan, electrical charges sa iyong katawan. So, siyempre, ang gawin mo ay kailangan i-discharge mo yan. So, kapag nakahawak ka, no, example ng mga doorknob, hawakan mo ng medyo matagal, okay, para ma-discharge talaga lahat ng mga kwan. Okay? So, dalawa ang alam ko na paraan, ano, para wag masira yung computer natin kapag nag-assemble tayo, okay, yung mga computer devices kapag nahahawakan natin, okay. Tapos para wag din tayo makuryente dahil sa electrical charges, ano, na excess na nilalabas ng ating computer, okay. So either magsuot kayo ng rubber gloves, at kung hindi naman ay i-ground ninyo yung sarili ninyo sa mga metal objects. Okay, pero syempre, iba pa rin na merong ground yung ating outlet sa bahay, okay? So, hindi lahat merong ganyan, okay? So, ito yung paraan ng paglalagay ng ground sa mga wall socket ng ating bahay, okay? Okay, punta tayo sa next na tanong. Paano malalaman kung grounded ang iyong computer? Okay, so syempre, gagamit tayo ng multimeter dyan. Ilagay ninyo sa continuity yung merong parang wifi. Nakikita ninyo? Okay. So, syempre, ididikit natin yung connector niya doon sa screw, no? At ang isa naman ay doon sa butas na pinaglalagyan ng screw niya. Okay, so nakikita ninyo, grounded talaga siya. Okay? So dahil yan diyan sa kwan, yung screw na yan. Yan yung madalas na ginagamit ng karamihan tuwing nag-assemble sila ng kanilang ng computer nila, okay? So kung napapansin niyo kapag dinikit natin doon sa may casing niya mismo, walang kwan, hindi siya grounded. Pero kapag ipinasok ko doon sa butas niya, nagiging grounded siya. Okay? So, yan yung sabi ng iba kasi hindi naman daw grounded. Pero ang totoo niyan, ano, grounded talaga yung computer kasi coated kasi ng paint yan, eh. Kaya, pero ang computer, ano, kapag ka-grounded, ay grounded talaga. So, sa screw yan malalaman pagka nahahawakan ninyo. Okay? Okay, so, meron akong nilagay dyan, ano, na plastic na screw doon sa motherboard. So, gusto kong ipakita ninyo. Ayan siya. Nakikita ba? Okay. So, syempre, dahil plastic siya, hindi siya grounded. Okay. Hindi siya grounded sa board. So, nakikita ninyo, walang kwan. Walang reading kasi hindi siya grounded. Okay. Ayan yan, no? Ayan siya. Okay, so hindi nyo, ewan ko lang kung nabibili yan sa mga computer store, ano. Pero yan yung dapat na nilalagay sa motherboard tuwing nag-assemble kayo ng inyong computer. Okay, para hindi siya grounded. Ayan siya, o, kapag ikinabit ko sa motherboard. Nakita ninyo? Yan, parang snap-on lang. O, yan. I-screw ninyo sa board, tapos yung motherboard ninyo, ipapasok na yung kung ano yan, yung ano, ito ipapasok no dyan sa butas niya ng motherboard niyo. So, ito pala yung dahilan kung bakit nagiging grounded yung computer, ano, dahil sa washer na yan. Hindi kasi kwan, eh, hindi kasi conductor yan, yung screw yan, yung screw na yan. Okay, ayan siya. So, yung washer kasi dyan, ano, dapat dalawa.
isa doon sa may taas ng motherboard. Ayan, nakita ninyo. Isa sa taas ng motherboard at isa naman doon sa ilalim. Dapat sandwich yan. Okay? Kasi kapag isa lang dyan, ang makalimutan ninyong hindi mailagay doon sa motherboard, tiyak na magiging grounded yung inyong computer. Okay? Kaya mas mabuti na plastic na lang yung ilagay ninyo para wala nang nilalagay na metal screw pa dyan. Okay? So nakikita niyo yung side panel niya na metal. Okay, nakita niyo. Yung metal na 'yan, ano, isa din 'yan sa cause na nagiging grounded yung computer. So ang gagawin natin is papalitan natin ng either plastic or aluminum. Okay? Okay, so punta na tayo sa solusyon. Susunod na tanong, anong solusyon sa grounded na computer? Okay? So, dalawa dyan, ano, yung sinabi ko na gagawin natin side panel niya, either plastic or aluminum. Okay? Pero, yung mas nire-recommend ko kasi, ano, dapat sana aluminum. Okay? Kasi kapag plastic, ano, mainit kasi sa loob ng system unit. So, dapat, kung plastic ang gagawin ninyo, kailangan maganda yung cooling system yung ng computer ninyo. Malalakas yung exhaust fan. Okay? Pero, sinasuggest ko or nire-recommend ko na aluminum talaga. Pero, yung gagamitin ninyo dyan sa aluminum, electric drill. Okay, kasi kung plastic lang, pwede na yung kwan. Yung soldering iron. O di kaya ay cutter. Kaya lang medyo mahirap yung cutter. So, nasa sa inyo. Okay? O paano nyo butasan. Okay, so play tayo ng background music. Ano? Panoorin nyo na lang yung video kung paano ko ginagawa. Para mayroon din kayong idea kung paano niyo gawin. Okay?
Okay, testing time. So, syempre, lagay natin sa continuity. Medyo pasensya na kayo kasi hindi nyo maririnig yung beeping sound dahil nag-forward ako ng video dyan. Okay, so makita niyo pa rin kasi merong siyang reading. Okay, so test natin. Testing. Okay, hindi na siya grounded. Okay, yung sa side panel niya hindi grounded. At syempre hindi din magiging grounded dahil plastic screw na yung nakakabit doon sa motherboard. Okay? So yung plastic screw pala no na ginamit natin diyan para tulungan ko rin kayo ano. Kasi nakita ko yan sa kwan sa hindi ko lang maalala sa kwan yata sa Shopee or sa Lazada online. Okay, so kayo na lang bahala maghanap. Okay, so pero syempre tuwing mag-assemble na kayo or mag-upgrade kayo ng inyong computer ano, at syempre hahawakan ninyo yung mga devices ng inyong computer, kailangan na i-ground muna ninyo yung sarili ninyo, hawakan ninyo yung mga metal surface ano, at kung hindi naman gumamit kayo ng gloves, okay, para wag masira yung mga devices ng computer ninyo. Okay, tsaka syempre hindi din kayo maiwasan na makuryente kayo. Okay, walang static charges na mapupunta sa katawan ninyo. Safe, okay? So, maraming salamat. Sana nakatulong itong ginawa kong video. At pakishare na lang sa mga kakilala ninyo na para makatulong din tayo sa iba. Okay?